Ayan guys, tapos na magmerenda ang inyong kapapa. So nagpunta lang ako dito sa Petron dahil meron dito mga tindahan. So para magmerenda. So meron mga tindahan dito. Saktong sakto. Meron nagtitinda ng ng turon at saka karyoka. So, nagkaryoka at saka turo ng inyong kapapa, guys. Yun ang aking merienda ngayon. Dahil nagutom na ang inyong kapapa, guys. Kailangan na magtsibog. So, yun. Tapos na. So, kailangan ko nang mag hanap ng pwesto. Maghanap na ako ng pwesto ngayon. So, babalik muna ako doon kung saan yung aking boss para pagkahinanap ako, nandun ako sa malapit. So, alis muna ako dito sa sa Petron Katipunan. So, nandito sa Katipunan ng inyong kapapa, guys. Nandito ako naggagala. Nagkagala ang inyong kapapa, guys. Kasama ang aking boss. Siyempre, kung saan ang destination ng aking boss, doon din ako. Doon din ako naggagala. So, balikan ko na siya. Nasa siya. Isang subdivision dito sa sa Katipunan. Boss, balik lang ako sa Ipugao, 65. Ah. Kanina ako pumasok kanina. Ah. Ayun. Hindi ako nakilala ng guard. Dahil hindi ako taga rito. Mukhang malabo yung aking yung aking cameraman. Ayan, lumiwanag ng konti. Malabo yung camera ko. Dahil siguro lumalabo ang panahon. Dahil makulim-lim. So yan, nandito na ako sa loob ng village. Hindi ko na sabihin kung saan village to. Basta dito lang sa Katipunan. Dito kami napunta. Dito rin napadpad ang inyong kapapa, guys. Kaya nagutom. Walang hiya tong panahon. Pinangon pa ako. Sipin mo na lang yan. Naghugas ako ng maayos. Hinugasan ko yung sasakyan. Tapos nako, walang nangyari. Biglang inulan. Walang silbi yung aking paghugas. Saktong-sakto. Katapos ko maghugas, mga 2 oras lang nang kalipas, biglang bumuhos ang ulan. Walang nangyari sa aking hinugasan. Naputikan uli. Pagod lang inyong kapapa, guys. Pagod lang sa paghuhugas. Walang nangyari. Puti ka na naman siya uli. Pero ganun talaga. Tag-ulan. Kaya yun. Walang silbi yung aking paghugas, guys. Hugasan na lang uli. kung alam ko pa lang na biglang bumuhos yung ulan Hindi maghuhugas ang inyong kapapa, guys. Ayaan ko na lang siya kasi ganun rin naman maghuhugas ka. Uulanan din, putikan lang din siya. Kaso lang, wala Biglang sumulpot ang ulan. At binuhusan yung aking hinugasan. Ayan.
Putik na naman, guys. So, nandito na ako sa loob ng village. So, dito na ako maghihintay ng aking bus. Para pagka tumawag siya, nandito na ako sa loob. Hindi na ako tatakbo ng malayo. Kasi binigyan niya ako ng ano, ng pangmerenda. Ang inyong papa, guys, binigyan ng pangmerenda na naman ng aking boss na napakabait. Binigyan ako ng pangmerenda na naman. So habang naghihintay ako, sabi niya, oh, magmerenda ka muna habang naghihintay ka, main ka muna sa labas. Ayun. Di nagamot ang gutom ng inyong papa, guys, dahil nakakain na naman. Hindi na ako kumain sa ano, sa Jollibee at saka McDo. Doon lang ako sa kanto. Nagkaryoka lang at saka turon ng inyong papa, guys. Yun lang ang kinain ko. Sold na rin ang gutom. Mamaya na ako, kakain din naman ako mamaya eh. Kaya doon na lang ako bumawi. Kain ako mamaya ng napakasarap na ulam. So yan, hintayin ko na lang kasi siguro abutin na naman kami ng siguro gabi na naman kami nito. So yan, nandito na ako sa bahay kung saan nasa loob yung aking bus. So dito na ako sa labas maghihintay sa kanya. O pagka tumawag siya, "Where are you?" Ah, di sabihin ko na sa kanya, dito na ako sa labas. Di ba? Hindi. Labas na lang siya. Alam mo yung aking bus, eh, English speaking. Ang inyong kapapa, guys, nakakamuti sa English. paano kasi, kinder lang natapos na inyong kapapa, guys. Hindi nakapagtapos kasi, blackball nga. Doon kasi sa bukid, guys, mas inuna namin yung pag-ano, yung pagdadamo. Yun. Kaya ang inyong kapapa, hindi nakapagtapos ng pag-aaral, gawa ng, siyempre, unahan namin yung pangsibog. Kasi wala kang tanim, wala kang anihin, wala kang pangsibog. Kaya walang pagkain ng inyong kapapa. Kaya, siyempre, bago kami pumasok sa school, magtrabaho muna, mag-ano muna, magdadamo, mag-araro, ayan, mag-ano, pakain ng mga kalabaw, tsaka baka, yun, hirap ng buhay sa probinsya, yung pagka, magpa-farmer ka, tapos bibilhin lang ng napakamura. Kaya yung mga farmers natin, lugi sa bintahan, kasi bibilhin lang nila ng napakamura tapos bibinta nila doon sa city, napakamahal na. Kaya yun, ang kumita mga negosyante lang, pero yung mga farmers na naghihirap, wala. Hanggang ano lang, hanggang tsibog lang. Pang ano lang, pambalik. Bunla lang, para lang makatanim palibago. Kasi ako, naranasan ko na yan, guys. Kasi lumaki ako sa bundok. So, inaararo ko yan mag-isa. 2 hektarya, ako lang mag-isa niyan, mag-araro. Nagawa ko yan. Ako lang din magtatanim. Kukuha lang ako ng mga ilang tao. Bigyan ko ng ano, ng pera para matulungan ako. Siyempre, kailangan may budget ka para tulungan kang magtanim. Oh, siyempre, gusto mong mapabilis yung pag-aararo mo,
mabilis ka makapagtanim, siyempre dapat meron kang sapat din ng pera para magpatulong ka mag-araro. Siyempre, gusto mong pabilis, ganun talaga ang gagawin mo. Magpatulong ka magpa-araro, magpatulong ka rin magtanim. So ganyan ang buhay ng ng mga farmers. Kaya ang inyong kapapag galing na dyan, ilang taon din akong simula nang maliit pa ako na marunong na akong tumulong sa aking mga magulang. Nag-start akong tumulong sa aking mga magulang ay 5 years old. Isipin nyo guys, nung ako ay maliit pa, ang naitulong ko sa aking magulang ay magluto. Sa bundok, wala naman doon, walang uso doon yung mga, walang mga gas-gas ng mga panahon na yun. Ang tanging lang doon ay gatong. Kukuha ka ng mga kahoy sa bundok, ibilad, kunin mo, tapos yun ang panggatong mo para makapagluto ka. So, yan ang ginawa ko nung 5 years old pa lang. Tinuruan ako ng nanay ko paano magluto para pag galing sila sa bundok, pagbaba nila meron na silang makain. So, ang ginagawa ko lang, magsaing lang ako. Yung mga lutuan pa namin noon ay nakapatong. Kapatong siya. Aakit pa ako niyan doon sa lutuan para lang maisalang yung kaldero. Tapos yun. Siyempre, pinag-aralan ko kung gaano karami yung tubig, gaano karami yung bigas na lulutuin para hindi siya mahilaw or sumobra. Masubahan yung tubig, maging lugaw. Kaya, yun. Natutunan ko yun. 5 years old ako, guys. Yun ang ginagawa ko. Naitulong ko sa aking magulang. And then, siyempre, turuan kanila paano magluto din ng ulam. Sa bundok, ang marami doon gulay. So, ang ginagawa namin, kumuha ng mga gulay kasi gulay na napakarami sa bundok. Maraming tanim-tanim ng gulay yung tatay ko. Kukuha ng gulay, tapos yun, kukuha rin ng niyog. Kakayura namin ng niyog. Tapos gagataan na lang yung gulay. Yun ang madalas na ulam sa bukid. Gulay. Pero huwag niyong maliitin ang gulay dahil totoo yan, ang gulay ay pagpahaba ng buhay. Yan. Kasi yung mga ninuno ko, yung lolo ng lolo ng lolo ko pa, naabutan ko pa yun. Yung papa ng papa ko, naabutan ko yun. Tapos yung papa pa niya, naabutan ko pa rin yun. Isipin nyo yung pinaka papa ng papa ko, ng papa niya, bago yun nawala is 130 bago siya nawala sa mundo. Ganun katibay ang buhay ng mga tao nung araw. Kasi wala silang mga kumbaga ang pagkain lang nila ay gulay. Laging gulay, pero hindi sila nagkakasakit. Matibay yung kanilang mga katawan. Tapos ang linaw pa ng mata nun, kahit na matanda na, ang linaw pa rin ng mata. Kaya pa niyang magsuot-suot ng karayom na napakaliit. Ganun, yung papa ng papa ko, yung papa rin niya. So, di ba yung papa ko, ito si papa. Tapos papa,
may papa pa siya. Tapos yung papa niya, may papa pa siya. Yun, naabutan ko pa yun. Yung dalawang lolo ko. Pero yung naabutan ko siya, yun na siya. Kumbaga, nakatawagin sa Bisaya ay baston. Nakatungkod. Nakatungkod na siya. Pero ang tibay ng katawan. Lakas pa rin niya. Siguro na nang mag-edad na siya ng mga 120. Ayun, doon na siya na ano. Baga, sobrang katandaan na niya. Hindi na niya kayang maglakad. Sa higaan na lang siya. Kasi hindi niya kaya maglakad. Sobrang katandaan. Yun. Ang tibay ng mga tao nung araw na kumakain lang ng gulay. Kaya wag yung maliitin ang mga farmers na gulay lang ang ulam. Kasi yun ang magandang pagkain sa mga pampalusog sa ating katawan para lumakas ka. Hindi ka madapuan ng sakit. Gulay lang ang katapat. Magtanim ka lang ng gulay sa bukid. Yun. Hindi ka magugutom. Ako danas ko yan kasi ako sa bukid. Nagtanim-tanim ako eh. Bago ako napunta ng Maynila, guys. Danas ko yan paano magbukid. Lahat ng mga klasing magtanim ka ng palay, kamuting kahoy, kamuting tinatawag nilang dito na sweet kamote. Yan, tanim yan. Lahat ng klaseng pagtanim sa bukid, mais, palay, danas ng inyong kapapa, guys. Laking bukid ang inyong kapapa, guys. Kaya batak sa trabaho ng ano, pagbubukid. Kaya huwag niyong maliitin ang gulay. Kaya ang gulay ay pampahaba ng buhay. Totoo yan. Totoo yan, mga idol. Ang gulay ay nagpapahaba ng buhay. So yan ang inyong kapapa, guys. Batak sa pag aararo sa mga gawaing pagbubukid bago napunta ng Maynila. Danas ng inyong kapapa, guys. Paano magtanim-tanim? Kaya yung mga ano dyan, yung mga tawag nito, yung mga iba dyan, yung mga laking Maynila, sus, wala yan binatbat sa bukid. Kapuntahin mo sa bukid dyan, pagdamuhin mo yan, kung mga ano yan, mga, kung magdamo yan sila ng ano, ng, kung tawagin yung damo na ano, yung mga may mga tinik-tinik, naku, baka dalawang hawak lang yun. Uwi na yun. Yung tinatawag sa amin na yung damong bugang. Sa Bisaya, bugang. Yan, napakakate noon. Tapos may mga tinik-tinik pa yun. Bumabaon pa yun sa ano mo, sa balat mo. Eh kami nung araw, sanay na. Kasi yung mga balat ng kamay namin, pulo na sa kalyo. Kalyado na yung mga kamay namin. Eh dito nga lang medyo nawala yung kalyo ng inyong kapapa, guys, dahil matagal na rin hindi nakapagdamo-damo. Pero nung araw, kapal ng kalyo ng inyong kapapa, guys. Hawakan na yung mga damo na mga nabaka may tinik-tinik na yan. Ako, baliwala yan nung araw sa akin. Magtrabaho ka buong araw, simula alas 5 ng umaga. Uwi ka rin ng bahay, alas 5 din ng hapon. So, ganun ang inyong kapapa magtrabaho noong araw sa bukid. Napakahirap talaga ang magbubukid. Pero, pag nakaani ka, sulit naman pag maganda yung ani mo. Yun nga lang, parang kunti lang yung kita. Pag lalo na pag wala kang sapat na
pang budget, siyempre. Mangungutang ka muna para meron kang pang fertilizer. Pag-finance mo, siyempre. Kailangan mo yun. Pag wala ka ganun, wala kang pera ng sarili, siyempre, mangungutang ka. O di, makaani ka, magbabayad ka rin ng utang. O meron kang kita, konti lang din. So, yung kita mo, yun na rin din yung uli na gagamitin mo para makapagtanim kang panibago. Parang, pinapaikot-ikot mo lang din siya. Pero kung meron kang sapat na ano, na pondo, napakaganda ang magbubukid. Kasi, kung meron ka ng pondo, meron kang sariling, may pera ka talaga, sapat na pondo. Ang ganda magbukid, guys. Kaya, baka balang araw, babalik ang inyong kawapay sa bukid. At yun ang aking gagawin pag meron na akong sapat na pondo para sa pagbubukid. Kaya meron kaming bukirin sa parting Bohol at saka Mindanao. So meron kaming lupain doon. So pwede ko yung taniman. Kaya ang inyong kapapa, sanay sa pagbubukid. Bago napunta ng ano, ng Maynila, guys. So yun ang aking ma-share sa inyo ngayong araw na ito. Huwag maliitin ang gulay dahil pampahaba ng buhay.